Mga kababayan, patuloy po nating pag-usapan ang tungkol sa Marlica Wealth Fund na kung saan ay nangangailangan ito ng napakalaking halaga para makalikom ng 275 billion pesos initial investment fund, 125 billion pesos ang ipagkakaloob ng Government Service Insurance System or GSIS, 50 billion pesos bawat isa man mula sa Social Security System at Land Bank of the Philippines, 25 billion pesos ng Development Bank of the Philippines at 25 billion pesos ng National Treasurer. Mukhang napakalaking halaga nito at nangangailangan ito ng maingat at masusing pag-aaral. Pero alam nyo ba na si Bam Aquino ay may inihain ding katulad na ganitong proposal noong 2016 bakit hindi nag-materialize? Sa patuloy nating tanong, marapat bang pakailaman ang pondo mula sa GSIS, SSS, LBP at TBP para sa Marlica Wealth Fund? Narito ang buong balita ng Manila Bulletin na pinabagat ng Arroyo, Sounds Off on Marlica Fund, says Bam Aquino filed similar bill in 2016, published on December 5, 2022 by Alson Quismorio. Ngunit bago tayo magpatuloy mga kabayan, at iyaki nakapag-follow at kapag-subscribe na kayo sa ating page at sa ating YouTube channel at nakapag-share na din ng ating mga videos. Ang mga mambabatas sa kasulukuyang 19th Congress ay hindi ang unang nagmungkahi ng paglikha ng Philippine Sovereign Wealth Fund. Ibinahaga ni Senior Deputy Speaker at dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ang trivia na ito sa isang pahayag Lunes ng umaga, December 5, kung saan ipinagtanggol niya ang karunungan sa likod ng House Bill 6398 o ang panukalang Marlica Wealth Fund, MWF Act. Hindi na bago ang Sovereign Wealth Funds. Halimbawa, ang Singapore ay may Temasek Holdings mula noong 1974 at ang Government of Singapore Investment Corporation mula noong 1981, ani Arroyo. Mayroong higit sa 20 Sovereign Wealth Funds sa Middle East. Maging sa Pilipinas, hindi na bago ang idea. Naghain ang panukalang batas ang dating senator na si Benigno Bam Aquino para lumikha ng naturang pondo noong 2016, diin Arroyo. Pangunahing inakda ni House Speaker Martin Romualdez, binabanggit ng House Bill 6398 ang 275 billion pesos MWF bilang sariling Sovereign Wealth Fund ng ating bansa. Ang tagumpay ng anumang pondo, soberanya man o pribado, ay nakasalalay sa kalidad ng pamamahala nito. Sa kasulukuyang bersyon ng Marlica Wealth Fund, ang Pangulo ng Pilipinas ang mamumuno sa namumunong lupon nito. Ito ay isang na makapangyarihang pahayag na ang pinamataas na opisyal ng lupain ay papanagutin ang kanyang sarili bilang huli sa sambayan ng Pilipino para sa paghanap ng pondo, ani Arroyo. Kapag ang pondo ay gumana, ang Pangulo ay makakaasa din sa payo mula sa Department of Finance, ang tagapangasiwa ng bansa ng maayos na patakaran sa pananalapi, sabi ng Pampanga 2nd District Congress Woman. Ayon kay Arroyo, ang Pilipinas sa kasaysayan ay nagkaroon ng magandang track record in so far as its DOF secretaries are concerned. So this is a valuable resource that our country can count on as available. Ang gobyerno ay lagi may pondong dapat i-invest tulad ng financial assets ng Government Financial Institutions or GFIs o ang reserves ng Bangko Sentral ng Pilipinas, diin ni Arroyo. Para makalikom ng 275 billion pesos initial investment fund, 225 billion pesos ang ipagkakaloob ng GSIS, 50 billion pesos naman mula sa SSS at Land Bank of the Philippines at 25 billion pesos sa Development Bank of the Philippines at 25 billion pesos mula naman sa National Treasurer. Samantala, narito naman ang detalyadong pagpapaliwanag sa atin mula sa Business World na pamagat na The Marlica Wealth Fund. Sinulat ito noong December 4, 2022, yalupad by Filomeno S. Santa Ana III. Narito ang kanyang pagpapaliwanag. Basahin natin. Ang panukalang batas na nagtatatag ng Marlica Wealth Fund, MWF, na inilarawan bilang isang Sovereign Wealth Fund o SWF ay nagkaroon ng matinding pagkatalo. Ito ay inatake sa lahat ng larangan. Ikinalungkot ni Representative Joey Salceda na ang mga kritiko ay nagpuputak o crackling. Maaring may punto siya kung hindi binasa ng mga kritiko ang panukalang batas. Gayunpaman, marami sa mga kritisismo na i-publish o na i-broadcast ay batay sa isang masusing pagbabasa ng panukalang batas. Pinutol ng mga kritiko ang saklaw ng panlipunan at pampulitika ng Pilipinas. Mga ordinaryong mamamayan, nagbabayad ng buwis o nagbibigay ng kontribusyon sa Social Security System at Government Service Insurance System. Mga mamumuhunan, banker, ekonomista at teknokrata, ang mga dating mataas na opisyal ng gobyerno, gayon din ang mga kasalukuyang mataas opisyal ng gobyerno na maliwanag na hindi na maipahayag ng malakas ang kanilang posisyon. Ang gobernador ng Bangko Sentral ng Pilipinas, PSP, mga akademiko at pampublikong intelektual, mga organisasyon ng lipunang sibil na kumakatawan sa iba't ibang hibla ng political at pang-ekonomiyang pag-iisip mula sa left-oriented na Ibon Foundation hanggang sa Economic Liberal Foundation for Economic Freedom. Ang media, gaya ng pinakita ng editorial ng isang pro-establishment na The Manila Times, at mga politiko, maging ang mga malapit na nauugnay sa administrasyon at pamilya ni President Bongbong Marcos. Si Senator Aimee Marcos' expression says, sabi nga, Diyos ko,
Ang ilang mga kritisismo ay komprehensibo, ang iba pang mga kritisismo ay pinipoint-point at itinatampok ang isang partikular na bagay. Kabilang sa mga isyu ang actuarial deficiency ng pension system at masamang epekto sa mga miyembro ng SSS at GSIS. Kawalang ingat sa pananalapi, maluwag na pamamahala sa peligro, mahinang mga pamantayan sa pag-iingat at kawalan ng pangangasiwa at pananagutan. Capacity, moral hazard at conflict of interest, katiwalian at cronism, paglihis ng mga kakaunting mapagkukunan ng gobyerno, pagguho ng kalayaan ng BSP. Tiyak, ang ilang mga kritisismo ay nagmumula sa kawalan ng tiwala dahil sa malungkot na record ng kasaysayan ng maraming korporasyong pag-aari ng gobyerno. Ngunit dahil mismo sa malikot na konsepto at ang masamang disenyo ng MWF na tatalakayin ng sanaysay na ito, ang pagkuha ng tiwala ng mga stakeholder ay halos imposible. Sa mga tuntunin ng metapora, ang isang kritiko na gumagamit ng isang shotgun ay tatama sa maraming target dahil ang MWF bill ay may napakaraming bagay na dapat tamaan. Ang mga mas gustong gumamit ng sniper rifle ay maaaring walang kahirap-hirap na tumama sa bullseye dahil ito ay napakaliwanag upang hindi makaligtaan. Higit pa, kahit isang cross-eyed shooter ay makakahanap ng kanyang marka. Dahil sa lawak ng mga isyu na nangangailangan ng malaking pag-alahad, tumutuon ako sa mga pangunahing dahilan kung bakit kailangang ibasura ang panukalang batas. Oo, ang pagtatapon sa bill ay ang pinakamahusay na opsyon dahil kahit na ang mga pagbabago ay hindi malulutas ang problema. Ang pangunahing problema ay ang mismong konsepto ng MWF bill ay nalilito. Ito ay naisip bilang isang SWF, ngunit sa masusing pagsisiyasat, ang panukalang batas ay malayo sa pagiging SWF na inaakala nitong maging. Ang MWF ay isang bastardisasyon ng SWF. Batay sa karanasan ng ibang mga bansa na may mga SWF, ang Norway ang nangungunang halimbawa. Gumagana ang SWF kapag ang isang soberanya ay may malaking surplus. Ang malaking surplus na ito ay pinapanatili at pinapahusay para sa intergenerational na paglilipat ng yaman, pagbabagong istruktura at macroeconomic stabilization. Sa kaso ng Norway, ang labis na nagmumula sa mga industriyang pang-ekstratibo nito ay naipon sa mahabang panahon. Ang ibang mga bansa, lalo na yaong mula sa Silangang Asya, ay lumikha ng mga SWF na nagmula sa kanilang malaking surplus sa kalakalan. Ang mga bansang ito, sa pamamagitan ng patakaran pang industriya, ay nagawang samantalahin ang mga pagkakataon mula sa pandiigdigang kalakalan at binago ang kanilang mga sarili sa export-oriented booming na ekonomiya. Ang Pilipinas ay walang labis na nalilikha mula sa ating mga extractive na industriya o mula sa ating underperforming exports. Sa kasalukuyan, mayroon tayong komportabling antas ng mga reserbang foreign exchange, ngunit namumutla pa rin ang mga ito kumpara sa mga reserba ng mga ekonomiya na nagkaroon ng lumalago mga surplus sa kalakalan tulad ng China, Japan, Hong Kong, Taiwan, Singapore at South Korea. Karagdagan pa, sa panahong ito ng matinding pagkasumpungin, kawalan ng katiyakan, pagtaas ng mga rate ng interest at mga default na utang sa buong mundo, dapat tayong maging maingat at konserbatibo sa paggamit ng mga reserbang iyon. Ang unang version ng MWF ay nilalayo na gamitin ang mga foreign exchange reserves, ngunit sa kabutihang palad, ito ay inalis mula sa pinakabagong version ng bill. Kaya, paano magkakaroon ng SWF o MWF ang Pilipinas kung wala naman lang itong sapat na surplus? Ang nilalayo ng panukalang batas ay ilipat ang mga mapagkukunan mula sa iba pang mampublikong institusyon patungo sa MWF. Kaya ang SSS, GSIS, Land Bank, iba pang government financial institutions, GFIs o mga korporasyon at maging ang mga dividendo ng BSP at ang mga pangkalatang paglalaan kabilang ang pampublikong paghiram ay gagamitin upang tustusan ang MWF. Hindi ito paglikha ng kayamanan. Ito ay paglilipat ng mga mapagkukunan mula sa isang bulsa patungo sa isa pa. Nangangahulugan ito ng mga magastos na trade-off, malaking gastos pagkakataon at matinding kawalan ng kahusayan. Ang isa pang pangunahing problema ay ang iminungkahing MWF ay lumalayo sa mga pangunahing prinsipyo sa likod ng SWF, lalo na ang pagpapagana ng intergenerational na paglipat ng yaman, pagbabagong istruktura at macroeconomic stabilization. Nililimitahan ng panukalang batas ang pag-aalala nito sa pagkakaroon ng pare-pareho at matatag na kita ng pamumuhunan at pagsasama-sama ng mga napuhunang pondo mula sa mga GFI at i-channel ang mga ito sa sari-saring mga asset sa pananalapi at mga proyekto sa pagpapaunlad.
Ngunit ang mga function na ito ay maaaring gawin kahit na hindi nilikha ang MWF. Sa katunayan, ang panukalang batas ay hindi nagtatatag ng SWF kundi isang bagong korporasyon ng gobyerno na pinangalan ng Maharlika Wealth Fund Corporation, MWFC. Ngunit ang korporasyong ito ng gobyerno ay isang redundancy. Ang mas masahol pa, ang paglikha ng bagong korporasyong ito ng gobyerno ay makakasira kung hindi man sisira sa iba pang mga GFI. Kugnay nito, ang MWF patay din sa mga pahayag ng mga kampyon na ito, nito ay gagamitin para sa mga kasalukuyang proyekto, particular na ang infrastruktura. Inulat na nais ng Pangulo na pondohan ang mga dam at ang pambansang grid. Maaring isang tabi ang debate sa patakaran kung ano ang magandang infrastruktura. Ngunit ang infrastruktura at ordinaryong paggasta sa pagpapaunlad ay maaring pondohan sa pamamagitan ng budget ng pambansang pamahalaan. Dagdag pa, ang kasalukuyang paggasta sa infrastruktura sa sarili nito ay hindi tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng SWF, Intergenerational Wealth Transfer, Macroeconomic Stabilization o Structural Transformation. Ang mas malala pa ay ang paggamit ng MWF na kinasasangkutan ng mga pondo mula sa sistema ng pensyon. Upang tustusan ang mga kasalukuyang proyektong pangkaunlaran ay nakapipinsala sa kapakanan ng mamamayan. Ang pondo mula sa SSS at GSIS ay asset ng kanilang mga miyembro. Ang SSS at GSIS ay mga fiduciaries at sa makatwid ay dapat tiyakin na ang mga mapagkukunang kanilang pinamamalaan ay maprotektahan at ma-optimize. Ngunit ang paggamit ng mga pagkukunan ng SSS at GSIS para sa pamumuhunan sa mga pampublikong kalakal ay hindi hahantong sa mas mataas na kita para sa mga pribadong individual. Ang mga miyembro ng SSS at GSIS o naman ang infrastruktura ay maaring humantong sa mataas na panlipunang pagbabalik. Iyon ay ang mga benepisyo ay para sa buong lipunan. Iba yan sa tungkulin ng SSS at GSIS na protektahan at palakasin ang benepisyo ng mga individual na miyembro. Sisirain din ng MWF ang kredibilidad at pisa ng iba pang institusyong pinansyal, lalo na ang PSP. Ang pagsali sa PSP sa MWF ay ahantong sa potensyal na salungatan ng interes kung saan ang PSP ay bahagi may-ari ng mga asset na pinansyal at pagiging isang regulator. Hihinain din ito ang kalayaan ng PSP. Inulit natin ang ilang mga batayan at tinalakay sa itaas. Ang paglikha ng isang korporasyon para sa MWF tulad ng ipinakita ay kalabisan. Ang entity mismo ay malayo sa pagiging SWF. Magulo ang konsepto ng panukalang batas ng SWF. At ang huling pangunahing issue, ang entity na iseset up ay lumalabag sa mga pangunahing panuntunan ng mabuting pamamahala, pamamahala sa peligro at maingat na pangangalaga. Isa sa alang-alang ang sumusunod batay sa draft ng panukalang batas noong December 1, 2022. Section 4, ang mga regulasyong paghihigpit sa mga GFI na may kinalaman sa klase ng asset, uri, termino at paglalaan ng kanilang mga pamumuhunan ay hindi dapat ilapat sa mga pondong namumuhunan sa MWF. Section 16, ang Pangulo ng Pilipinas ay uupo bilang tagapangulo. Section 28, ang MWFC at MWF ay dapat na hindi kasama sa mga lokal at pambansang buwis, direkta at hindi direkta na maaaring ipataw sa ilalim ng Local Government Code ng 1991 at ng National Internal Revenue Code ng 1997. Section 29, ang mga transaksyon ng MWF Investments, gayon din ang mga kinakailangang konektado o nauugnay na transaksyon ay dapat na hindi kasama sa mga probisyon ng Republic Act No. 9184 kung hindi man kilala bilang Government Procurement Reform Act at Republic Act 10667 o mas kilala bilang Philippine Competition Act at ang kani-kanilang mga IRR, Implementing Rules and Regulation. Ang MWFC ay magiging exempt sa Republic Act No. 7656 kung hindi man ay kilala bilang Dividends Law of 1994. Ang lupon ay dapat magdakda ng patakaran sa dividendo ng MWFC. Ang mga kontrata o kasunduan na papasukin ng MWFC ay hindi dapat isama sa mga batas, tuntunin o regulasyon na nangangailangan ng pagsusuri ng Office of the Government Corporate Council. Ang pag-access sa mga talaan ay dapat sa pag-aproba ng lupon ng mga direktor o sa pamamagitan ng malinaw na probisyon ng batas. Ginagawa ng lahat ng mga seksyong ito ang MWF at MWFC na pinaka-vulnerable sa kawalang ingat, pamumulitika, katiwalian, paghahanap ng renta at cronyism.
ang pag-alis ng mga pangunahing pananggalang ay malamang na humantong sa isang family redux. Anuman ang mataas na intensyon ng panukalang batas ay maaaring gawin sa ilalim ng mga umiiral na institusyon at mekanismo. Ang dapat gawin ng gobyerno ng mapabuti ay ang paggasta sa pagpapaunlad sa pamamagitan ng paggawa ng kasalukuyang budget na hindi gaanong aksayado at hindi gaanong discretionary at mas mahusay at produktibo. Katulad nito, mapapahusay ng pamahalaan ang puwang sa pananalapi sa pamamagitan ng pagtaas ng mga kita sa pamamagitan ng kombinasyon ng mga bagong buwis na mahusay na patakaran at pangangasiwa ng budis. Kaya, scrap ang bill.